Kumusta po mga kabayan? This is the Filipino version of this video. Please check the comment section for the link to the English version once it becomes available. Sa video po na ito ay tatalakayin natin ang kumpletong gabay sa pag-uwi ng Pilipinas. Ililista po natin ang mga dokumentong kailangang ihanda sa pag-uwi ninyo ng Pilipinas. Pabago-bago ang protocol, ano na nga ba ang mga dokumentong hahanapin ngayon ng inyong airlines sa inyong pag-check-in? Pagdating po ninyo ng paliparan ng Pilipinas, ano nga ba ang protocol at ang prosesong dapat sundin? At paano nga ba kayo uuwi mula sa airport patungo sa inyong mga tahanan? Pwede po ba kayong sunduin ng inyong mga kamag-anak? At sa bagong protocol, marami ang nalilito pa rin. Sino nga ba ang mga pasaherong walang quarantine at sino ang mga may quarantine? Yan po ang ilan sa ating mga pag-uusapan at sasagutin. Samantala, bago po tayo magsimula, pasasalamat po sa ating mga kabayan na masipag mag-click ng like button na tumutulong sa atin para ang video na tulad po nito ay makarating sa maraming Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. At sa mga nagbibigay ng oras para magbigay din ng pasasalamat sa mga naitulong ng ating mga videos sa kanila, welcome po at mabuhay po kayo. Simulan po natin. Bago po natin ilista ang mga dokumento, mahalagang impormasyon po para sa lahat, simula June 2022 ay hindi na required ang travel insurance, Filipino man o Banyaga. Ito ay ayon sa Resolution 168 ng IATF. Upang inyo pong malaman alin ang mga dokumento na inyong dapat dalhin, napakahalaga pong maunawaan muna natin kung anong kategorya po kayo ng pasahero. Kaya hiling po namin na bigyang atensyon po ito. Simulan po natin, kayo po ba ay pasaherong 18 years old pataas? Kung opo, mayroong tatlong uri ng pasahero sa kategoryang ito. Una ay mga fully vaccinated at may kahit isa lang na booster. Ibig sabihin isa o dalawa o higit pa na booster. No COVID test, no quarantine po kayo. Pangalawa, mga fully vaccinated pero walang booster. Dahil wala kayong booster, required po kayong magpa-COVID test, 48 hours na RT-PCR o di kaya naman ay 24 hours na antigen. Pero wala po kayong quarantine. Sana malinaw po ito. Pangatlo, mga unvaccinated o di kaya naman ay partial lang yung bakuna. Yung mga hindi na kumpleto ang serye ng kanilang bakuna. Required po kayo magpa-COVID test bago ang inyong biyahe. Pwedeng 48 hours na RT-PCR o di kaya ay 24 hours na antigen. At mayroon po kayong quarantine sa Pilipinas dahil kayo ay unvaccinated. Okay, sa mga 18 years old pataas na fully vaccinated at may kahit isang booster o higit pa, hindi po required ang COVID test, so ano na lang ang natitirang dokumentong kailangan sa inyo ng Pilipinas. Unahin po natin, para sa mga Pilipino, dalhin po ang inyong vaccination certificate ng lahat ng turok ng inyong bakuna bilang patunay. Magrehistro sa One Health Pass. Mayroon po kaming tutorial na Tagalog, ibibigay po namin ang link sa comment section at syempre po dalhin ang inyong pasaporte. Kung expired na po ang inyong passport at emergency ang inyong pag-uwi, pwede po kayong kumuha ng travel document galing sa Embahada ng Pilipinas. Paano naman po ang inyong mga banyagang asawa at anak? Kung sila ay 18 years old pataas at sila ay foreigner, dalhin ang lahat ng vaccination certificate nila. Magrehistro po sila sa One Health Pass. Ang passport ay dapat at least 6 months ang validity natitira. Dalhin ang visa kung sila ay hindi visa free. At return ticket kung sila ay hindi eligible sa balikbayan privilege. Pag-uusapan din po natin ang balikbayan privilege mamaya. Ulitin po natin, ito ay patakaran para sa mga 18 years old pataas na fully vaccinated at may kahit isa lang na booster. No COVID test, no quarantine. Pangalawa, para pa rin sa mga 18 years old pataas pero this time, fully vaccinated pero walang booster. Para po sa mga Filipino, kailangan nyo ng negative COVID test result, vaccination certificate, One Health Pass, valid passport, hindi expired. Pag-expired at emergency po ang dahilan ng pag-uwi, pwedeng kumuha ng travel document sa Embahada ng Pilipinas. Paano naman po ang inyong mga foreigner na asawa, anak o kasintahan? 18 years old pataas, fully vaccinated na walang booster. Kailangan po nila ng COVID test, vaccination certificate, One Health Pass, passport na valid at least 6 months, visa kung sila ay hindi visa free, at return ticket kung sila ay hindi eligible sa balikbayan privilege. Ulitin po natin para malinaw.
ito po ay patakaran sa mga 18 years old pataas, fully vaccinated at walang booster. Required po ang COVID test pero no quarantine pa rin po sila. Okay po. Ngayon tanong ni Kabayan, anong klaseng vaccination certificate ang dadalhin? Kahit alin po sa mga ito ay tatanggapin, magdala lang ng isa. Pwedeng digital na vaccination certificate sa cellphone, pwedeng yung vaccination card sa papel tulad ng USA CDC white card, pwede rin po yung WHO yellow card kung mayroon kayo, o di kaya yung VaxCert PH kung bakunado kayo sa Pilipinas. Ang mahalaga po, lahat ng bakuna ay mayroon pong patunay o certificate. Ngayon, kung babasahin nyo po yung IATF Resolution 168, wala na pong nakasulat doon tungkol sa reciprocal arrangement. Kaya dapat po lahat ng National Vaccination Certificate ay tatanggapin. Dumako naman po tayo sa mga kababayan natin na walang bakuna. Para po sa mga 18 years old pataas na unvaccinated o di kaya ay partially vaccinated o yung mga kulang ang bakuna, sa mga Filipino, kailangan po ninyo COVID test, one health pass, pasaporte o travel document. At para sa mga non-OFW, kailangan nyo po ng hotel booking dahil may quarantine po ng 5 araw. Para naman po sa mga foreign national na 18 years old pataas at walang bakuna, unfortunately, kapag foreigner, kailangan po fully vaccinated. Hindi po pinapayagan ng Pilipinas ang mga unvaccinated na foreigner na pumasok sa ating bansa. Maliban po sa mga minor na anak ng Filipino. Okay, ulitin po natin, mga Filipinong walang bakuna pwedeng umuwi, may quarantine lamang po. Mga banyaga o foreigner, kabilang ang mga former Filipino o yung mga dating Filipino na foreigner na ngayon, hindi po kayo makakauwi kung wala kayong bakuna, except po yung mga anak ng Filipino. Bago po tayo magpatuloy, kung mayroon pong hindi malinaw, ilagay lang po ang tanong sa comment section. Kung hindi po namin masagot agad-agad, pwede nyo pong panoorin muli yung video dahil andito naman po lahat ng impormasyong kailangan ninyong malaman. Okay po, ito po ang ikalawang kategorya ng pasahero. Ito po ay ang inyong mga anak na minor de edad na 12 to 17 years old. Una ay fully vaccinated, may booster man po o wala ang bata. At pangalawa ay ang mga talagang walang bakuna or unvaccinated. Unahin po natin yung mga 12 to 17 years old na minors na fully vaccinated. Mayroon mang booster o wala. Kapag Filipino ang minor na ito, 12 to 17 years old, dalhin lang yung vaccination certificate, magrehistro sa One Health Pass, pasaporte. Kapag foreigner naman po ang minor na ito, vaccination certificate, One Health Pass, passport na valid at least 6 months, visa kung siya ay hindi visa free, at return ticket kung hindi siya eligible sa balikbayan privilege. Ulitin po natin, ito ay patakaran para sa mga 12 to 17 years old na fully vaccinated, meron mang booster o wala. No COVID test, no quarantine po sila. Sana malinaw po ito. Okay, samantala ang mga 12 to 17 years old ninyong anak, kung wala po silang bakuna, ito po ang guideline. Kung Filipino po ang bata, tulad ng sinabi natin kanina, lahat ng Filipino na unvaccinated, bata man o matanda, pwede pong umuwi ng Pilipinas. Ang kailangan lang, COVID test, One Health Pass, passport, at hotel booking kung non-OFW. At dahil minor de edad po ang bata, kailangan po siyang sasamahan ng kahit isang magulang lang sa hotel. At kung foreigner po ang bata na ito, 12 to 17 years old, no entry po siya, except po kung ang magulang niya ay Filipino. So kahit foreigner ang bata, kung Filipino naman ang magulang, papayagan po. Ang requirement po sa kanya ay katulad nung binanggit natin sa kaliwa, na para sa mga Filipino na minor na unvaccinated. Ngayon, pangatlo, mga minor de edad na 0 to 11 years old. Ang basehan po natin kung ang magulang ba ay Filipino o foreigner. Unahin po natin ang mga 0 to 11 years old na may magulang na Filipino. Ang kailangan lang po nila, one health pass at passport lang. Dalawa lang po. Hindi po sila required mag-COVID test. Hindi rin po required ang bakuna sa kanila, pero ang protocol po nila ay susunod sa magulang. Ano pong ibig sabihin nito?
Pag fully vaccinated ang magulang, no quarantine din po yung bata, may bakuna man siya o wala. Pero kung unvaccinated po yung magulang, syempre po hindi naman makakauwi mag-isa yung bata, so sasama na rin po siya sa magulang sa hotel quarantine. Susunod, mga minor na 0 to 11 years old na walang magulang na Filipino. So, foreigner po yung bata at foreigner din yung magulang. O di kaya ay ang magulang niya former Filipino. Ang kailangan po nila, one health pass at passport na valid at least 6 months. Hindi nila kailangan ng COVID test, hindi rin kailangan ng bakuna. Pero kailangan po yung foreigner nilang magulang na kasama nila ay dapat fully vaccinated. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-like sa video, hiling po namin na sana'y mabigyan nyo po ito ng like, subscribe at comment. Maraming salamat po kabayan. Kung sa puntong ito ay marami pa rin kayong katanungan, may video po kami na ipinaliwanag namin sino ang considered na fully vaccinated, sino ang may booster, ano ang mga bakunang tinatanggap. Ilalagay po namin ang link sa comment section. Para naman po sa mga kabayan natin na hindi exempted sa COVID test, may video din po tayo na gabay para malaman po ninyo kailan po yung tamang oras ng inyong swab. Depende sa oras ng inyong biyahe. Lalagay din po namin ang link sa comment section. Ngayon, naihanda nyo na po lahat ng dokumento. Oras na po para tayo ay pumunta sa airport at mag-check-in. Make sure po dala nyo lahat ng kompletong dokumento na pinag-usapan natin kanina. Magdala din po ng face mask at sariling ballpen dahil marami po tayong pipilapan na forms. At paalala po sa lahat, ito po ay importante at palagi pong nakakalimutang gawin ng mga pasahero. Basahin po ang guidelines ng inyong airlines. May video rin po kami tungkol sa ilang kilo ba, ilang piraso ng check-in bag ang inyong pwedeng dalhin. Ilalagay po namin sa comment section ang link. Pinag-usapan din po doon ang mga bagay na bawal ilagay sa hand carry at check-in. Step 3 po ay ang arrival protocol. Sa puntong ito ay nalagpasan na ninyo ang pinakamahirap na parte, yung pre-departure preparation saka check-in. Pagdating po ninyo ng Pilipinas, madali na po. Makinig lang po tayo sa briefing ng mga otoridad ng Pilipinas pagdating natin at pipila po tayo sa tamang pila, OFW o kaya naman non-OFW. Tapos i-verify po ng BOQ o Bureau of Quarantine ang inyong One Health Pass. At susuriin po yung original na document ninyo kung wala kayong Express Lane QR code. Paano ulit kung barcode lang yung nakuha natin? Wala pong problema, i-manual check lang po nila at pipila lang po kayo. Okay po? Ano po ba yung titignan ng BOQ? Ano po yung i-check nila doon sa ating vaccination certificate? Che-check po nila kung yung bakunang ginamit ay nasa listahang ito. Ito po yung mga tanggap sa Pilipinas, Covovax o Novavax, Pfizer, BioNTech or Comirnaty, Moderna, Spikevax, Gamaleya, Sputnik Light or Sputnik V, Janssen's Johnson & Johnson, Oxford AstraZeneca o Vaxzevria, Bharat Covaxin, Sinopharm, Sinovac, CoronaVac at Novaxovid. Che-check po nila kung fully vaccinated po ba kayo talaga. Kapag one dose series ang bakuna, dapat may isang turok kayo. Ano po ba tong bakunang one dose series? Yung Janssen or Johnson & Johnson po, isang turok lang po ang kailangan dyan. Pero pag 2-dose series, dapat 2 shots o dalawang turok. Ano pong bakuna ang dalawang turok ang kailangan? Lahat po ng bakuna maliban lang sa Janssen. So yung Pfizer, AstraZeneca, etc. Lahat po yun dapat dalawang turok para makonsider po tayong fully vaccinated. At dapat po yung biyahe natin ay pagkatapos pa ng 2 linggo o after 14 days matapos yung second dose natin. Pag hindi po, maku-quarantine po tayo. Tanong ni kabayan, pag walang booster, may quarantine po ba? Tulad po ng pinaulit-ulit-ulit natin kanina, ang batayan po ng quarantine ay kung fully vaccinated o hindi. Kahit po walang booster, kung fully vaccinated naman tayo, hindi po kailangan ng quarantine. E para saan po yung booster? Yung booster po para lang po sa mga adult na ayaw magpa-COVID test, ayaw magpa-PCR o antigen before ng flight. Sana po ay malinaw po ito. Okay, so pagkatapos ay mag-clear tayo ng immigration para po dun sa mga mag-a-avail ng balikbayan program, kailangan nyo pong sabihin sa immigration officer. Yung mga dual citizen, ipapakita po ninyo yung inyong foreign passport
at valid Philippine passport. Kung wala kayong valid Philippine passport, ipakita po yung inyong dual citizenship document. Sino po yung mga eligible sa balikbayan privilege? Yung immediate family member po ninyo, eligible din po sila. Mga foreigner na asawa at anak ninyo, basta kasama po ninyo sa biyahe, eligible po sila sa balikbayad program. Dalhin lang yung kanilang marriage certificate at birth certificate or adoption papers bilang patunay po na related sila sa inyo. Pwede rin po ba ito sa pamilya ng Filipino citizen? Yes po, pwedeng-pwede po. Basta kasama nyo sila sa biyahe. E paano po yung mga former Filipino? Yes po, ang former Filipino at immediate family members niya eligible din po. Pero take note, dahil former Filipino ay technically foreigner, kailangan niya po magdala ng patunay ng kanyang pagiging dating Filipino, which is lumang Philippine passport o di kaya ay authentic PSA birth certificate. Okay, pagkatapos ay kuhanin na po natin ang ating mga bagahe at mag-clear tayo ng customs. Ngayon, sa puntong ito ay palabas na po tayo ng airport. Paano nga po ba tayo uuwi? Tanong ng mga fully vaccinated dahil wala silang quarantine. Pwede na po bang sunduin sa airport? Sagot, yes po. Pwede kayong sunduin ng kamag-anak, pwede kayong mag-taxi, pwede kayong mag-aeroplano kung meron kayong domestic flight. Pagdating niyo po sa bahay, kailangan niyo po mag-self-monitor ng 7 days. Ano po ba itong self-monitor? Kailangan niyo pong subaybayan yung estado ng inyong kalusugan, mag-check ng temperature. Kung may mga sintomas po kayo, kailangan nyo po itong i-report agad-agad sa inyong barangay. Paano naman po yung mga kabayan natin na walang bakuna? Tulad po ng pinaulit-ulit-ulit natin, ang mga walang bakuna pwedeng umuwi pero may quarantine. Ang OFW libre pa rin ang hotel pero hindi na po libre yung hatid probinsya. Sariling gastos nyo na po yun. Samantala, kapag unvaccinated na non-OFW ay pupunta sa hotel quarantine. Gano'ng katagal? 5 days po kabayan. Sa airport po, pwede kayong mag-book ng taxi papunta sa quarantine hotel. Sa ikalimang araw po ninyo ay mayroon kayong swab test. Sagot din po ninyo yung bayad doon. Pag negative, uuwi na po. Pero pag positive, may isolation protocol po na dapat sundin at depende kung gano'ng kalala po yung impeksyon, pwedeng tumagal ng 10 to 21 days ang isolation ninyo. Kapag negative ang swab test sa hotel, bibigyan kayo ng quarantine certificate. Pagkatapos ay pwede na kayong sunduin ng kamag-anak pauwi ng probinsya. Tandaan po muli, hindi na po libre ang hatid probinsya, sariling gastos na po ulit. Panghuli, dahil kayo po ay walang bakuna o kulang ang bakuna, may home quarantine po kayo until day 14. Okay, salamat po sa panonood. Kung sa tingin po ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring i-like po ang video. Pinakahalagan din po namin ang inyong mga komento at feedback. Please subscribe po upang makapanood po ng marami pang update na tulad nito. Magkita-kita tayo sa susunod po na update. Hiling namin ang inyong matiwasay na paglalakbay pauwi ng Pilipinas. God bless you po.